akong kinakampihan dito, kinakampihan ko ang Pilipinas, kung ano ang ating micro-contribute sa ating bayang napakaganda, hindi sa salita, kundi sa talagang gagawin mo. Ang mga ginawa ng Marcos administration, napakaganda ng plano, may nangyayari naman. Natabunan yun because of fake media. Natabunan yun. Hindi na nakilala ng tao. Napasama pa yung magaling na presidente natin noon. Sana, kung hindi napahamak, ang ganda na ng ating bansa. Pero hindi na natin papayagan yan mangyayari sa Duterte administration na naisulong niya at naipromote niya at naigawa niya, naisagawa ang kabutihan ng bansang ito na umusbong tayo in spite of the fact na ang politika dito toxic masyado. Fake media, toxic. Nababayaran. Yung isa, number one, kay ang crusade ni Manny Pacquiao ngayon is corruption. Pero bibiglang yung sa kanya, wala naman siya na, siya pa nga nagtanong, saan ninyo dinala yung pera? Eh kung present ka sa Senado, sana alam mo yung explanation ni Secretary Duque. At itong mga facts na to, dapat nasa kamay mo. Bakit nasa kamay ko? Wala sa'yo, senador ka. Senator Manny Pacquiao, noong nag-enroll ka sa University of Makati na September 2019, gumraduate ka sa four-year course na bachelor degree in political science ng 3 buwan. Gumraduate ka December 2019. Nag-enroll ka September 2019 at gumraduate ka ng December 2019. 3 buwan mong tinapos ang 4-year course na pinaghihirapan ng iba. Sumasakay ng jeep. Nagwo-working student. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa mo? Tinanong ko yung isang abogado ko kanina. Sinabi ko, pwede ba yun? Ako may paralanda ko dito, may kolehiyo dito, Jose Maria College. Stricto masyado yung DepEd sa amin. Stricto rin yung Commission on Higher Education, yung CHED. Kapag bumagsak ka sa isang subject, bagsak ka talaga. Pero walang nangyaring may gumraduate dito ng 3 buwan sa isang 4-year course. Ngayon, ang tanong ko, paano mo nagawa yun? What is the connection between you and the University of Makati? Sabi ko, nandun sa litrato, meron kang diploma eh. May pinakita ka dun eh. Ayan o. How did you obtain that? Sinabi nung isang abogado, pwede mong gawin yan, but it should be a falsification of school documents. Falsification of school documents. I-falsify mo yung school documents. Sabi ko, paano? Baka pwede ka magbayad. Hindi ko alam kung nagbayad siya o hindi. Paano niya nagawa yon? Kung yun pinayagan ng University of Makati, maaaring ang University of Makati will be under investigation. Because unfair sa iba. Unfair sa school system. Unfair sa CHED. Unfair sa DepEd. Unfair sa University of Makati. At unfair din sa amin. Kung pwedeng gawin ng University of Makati yan, pwede namin gawin dito. Bakit? Meron ba kayong favoritism? CHED? CHED? DepEd? Meron ba kayong favoritism? Bakit ninyo pinabayaan nangyari yan? It may be falsification of public or school documents. Oh, pakisagot nga po. Kasi our team will go to University of Makati, will go to DepEd, and will go to CHED and ask all about this. How did this happen? Ngayon, nangyari na yan, meron ng diploma si Senator Pacquiao. Ang tanong ko dito, how did you do it?
there is no other question, there is no other answer in my mind than that you have corrupted the University of Makati. By what means? By your popularity or by paying them money? Now, that is just a probability, but it is a strong probability. Kaya kung nababayaran ng University of Makati, eh corrupted na yung university na yan. So, who is involved in corruption now? Who is involved in corruption? You have corrupted DepEd. You have corrupted the CHED. You have corrupted the University of Makati by obtaining that. Paki-explain nga, Senator Manny Pacquiao, sa akin, sa mamamayang Pilipino, kung paano mo nakuha ang diploma mo na kinakailangan pag-aralan ng 4 na taon. At dapat pumasa ka sa 4 na taon na yon bago makakuha ng diploma. Paki-explain nga sa amin kung corruption ba yon o hindi. Yan ang tanong. Did you corrupt the University of Makati or not? Did you corrupt the DepEd or not? Did you corrupted the CHED, Commission on Higher Education, or not? Because if this is not resolved, this will be an implications not only to that school, but to the whole system, to the whole school system in the Philippines of the CHED and the DepEd. They will be under question. Baka babagsak sila doon sa anti-corrupt and corrupt practices. Madedemanda yan sila sa nangyaring ito. Yan ang isa sa mga tanong ko at tanong ng nakakarami sa ating mga pamayanan. Pinag-uusapan natin dito, korupsyon. Sinabi mo, hindi ka tiwali at hindi ka sinungaling. Ngayon, huwag ka magsinungaling. Paano mong nakuha ang 4 na taong kurso, bachelor degree in political science in 3 months? Huwag po kayong magsinungaling, buti yung senador.